Magandang buhay mga karava! Atin pong tunghayan ang part 25 ng aking kwento na pinamagatang Surrogate Mother. Pero kung bago ka pa lamang sa akin channel ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Naging maayos naman ang maghapon ni Monica. Sa unang pagkakataon, wala nang istorbo sa kanya. Kahit si Levi ay hindi nagpakita. Malapit na mag-uwian. Tumunog ang telepono sa harap niya. Iniangat niya iyon. Si Paulo Se ang nasa kabilang linya. Ah, Monica, sabay na tayong umuwi. Tadaanan kita. Susunduin ba natin si Lita Bear? Hindi, pinasusundo ko na siya sa driver. Ganun ba? May pupuntahan ba tayo? Medyo kinakabahan si Monica. Baka tungkol sa perang nalugi sa kumpanya. Basta sabay tayo mamaya. Tumango na lang siya. Sa isip-isip niya, bahala na. Ilang minuto pa ang lumipas, nakita niya si Cathy na palabas na. Susunduin na nito si James sa paaralan. Tiningnan siya nito na matalim. Nagkibit-balikat na lang siya. Hindi niya papatulan ito para makaiwas siya sa gulo. Kung hindi naman siya nito, lalapitan at sasaktan. Hahayaan na lang niya maduling ito sa katitingin sa kanya. Lalo na't unti-unting nakikita niya pinaniniwalaan na siya ni Paulo Se. Wala na siguro siyang dapat pang ipangamba. Oras na ng uwian. Sinalansa na ni Monica mga gamit niya. Anumang oras ay lalabas na si Paulo Se para umalis sila. Pagkatapos niya may isaayos ang gamit. Nagpa siya siyang pumunta sa powder room. Hindi niya maintindihan ang sarili. Parang na-excite siya. Para siyang teenager na i-date ng crush niya. Date nga kaya ito? Napapailing siya sa sarili. Kung ano-anong na-imagine niya habang kasama ang lalaki. Pagbalik niya sa table niya, nakatayo na doon si Paulo Se. Matamang nakatingin ito sa kanya. Nakatitig ang lalaki. Kung hindi pa siya nagsalita, hindi ito matatauhan. Mr. Dries, let's go. Namula namang bahagya ang lalaki. Okay, tara na. Magkasabay silang lumabas at pumunta sa parking ng kumpanya. Paulo Se, saan ba talaga tayo pupunta? Tumingin sa kanya ang lalaki. Maupo ka lang dyan, basta may pupuntahan tayo. At ngumiti ito sa kanya. Samantalang sa mansyon naman, bumalik ng matandang Dries. Ang ama ni Paulo Se. Galing ito sa kanyang pamamasyal. Naging ugali na ng matanda na mamasyal. Dahil sa matanda na daw siya. Inilalaan itong oras habang kaya pa niya ang mapuntahan ang mga lugar na gusto niyang marating. Masayang sumalubong naman si Lita Bear at si James. Mabilis ang mga itong kumandong sa lolo nila. Di mawala ang ngiti sa matanda. Na makitang muli ang mga apo. Tinanong niya ang dalawang bulilit. Na-miss niyo ba ang lolo? Opo! Halos sabay naman nasagot ang dalawa. Lumapit naman si Cathy na may dalang isang basong tubig. Gumiti ito at sinabi sa dalawang bata. James, Little Bear, matanda na si lolo. Mabibigatan siya sa inyong dalawa. Pero ho kayo nakakandong sa kanya. Bakit hindi maupo na lang kayo sa tabi niya? Umiling naman ang matanda. Kahit gaano pa kayo kabigat, kayang-kaya kayo ni Lolo. Alam niyo ba nagbubuhat pa ng dumbbell si Lolo? Pagmamayabang nito sa kanyang mga apo. At tumingin kay Cathy. Hayaan mo na sila sa kandungan ko. Namiss nila ako. Nagsalita naman si Lita Bear sa kanyang napaka-cute na boses. Lolo, napakalakas niyo po! Siguro mabubuhay pa po kayo na 100 years old. Ah, hindi po pala. 200 years old po pala. Napahalakhak naman ang matanda. Idinikit nitong kanyang ulo sa noo ni Little Bear habang masayang-masayang tumatawa. 200 years old? Hindi ba mukhang halimaw na si Lolo noon? Okay lang po yun, Lolo. Kahit magmukha kayong halimaw, hindi naman po ako matatakot sa inyo. Dahil mahal na mahal ko po kayo. Tsaka ako po mag-aalaga sa inyo, Lolo.
Hinurot na matanda ang matabang mukha ni Lita Bear at sinabing, "Napakabait mo talagang bata at napakabibo mo." Iniangat naman ng matanda ang kanyang ulo at hinanap si Paulose. Iginala nito ang paningin sa paligid. Nasaan si Paulose at ang kanyang asawa? Hindi agad nakapagsalita si Cathy. Nag-aalala na doon ang dalawang bata, lalo na si Little Bear. Napakatalino nito. Nagsalita si Cathy. "James, isama mo muna si Little Bear. May pag-uusapan lang kami ni Lolo." Ang dalawang batay agad namang sumunod. Magkahawak ang kamay nang makiyat ang mga ito sa taas, papunta sa kanilang silid. At binuksan ni James ang TV para manood sila ng cartoons. Nagsalita naman si Cathy matapos na makaalis ang dalawang bata. "Daddy, si Monica po'y umalis sa masyon. Nagbalik po siya sa villa nila, sa villa ng kanyang mga magulang." Nagulat ang matanda. "Sa bahay ng kanyang mga magulang?" Kumunot ang noon nito. "Nararating lang niya dito sa bahay. Ilang linggo pa lang. Bakit naisipan niyang bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang? Hindi ba siya gusto ni Little Bear?" Tinitigan ng matanda si Cathy. Kitang-kita niyang galit na galit ang matanda. Lalo pa niyang binigyan ng rason ang matanda para lalong magalit kay Monica. "Daddy, may nangyari po sa kumpanya. Nagtrabaho po si Monica sa disc group. Ngunit unang araw pa lang niya nakagawa na kagad siya ng palpak na trabaho na naging sanhi ng pagkalugi ng kumpanya. Ang nangyari po, pinagalitan siya ni Paulose dahil sa galit. Pagkatapos, nag-impake si Monica ng mga gamit niya at umalis dito. Nagbalik po si Monica sa villa nila. Hindi niya naintindihan na kaya siya pinagalitan ay dahil sa pagkakamali niya. Hindi niya po matanggap iyon." "Bastard!" Inilapag ng matanda mga kamay sa lamesa. Napapokpok ito. Sinabi pa nitong, "Sino ba siya sa palagay niya? Kung hindi nakaisip si Paulose na nakakahiyang desisyon. 4 taon na nakakalipas. Hindi rin niya naipanganak si Little Bear. Kung hindi lang dahil sa apo ko, hindi ako papayag na tumira siya dito. At lalo pa magtrabaho sa disc group. At ngayon, inagdala pa siya ng malaking problema at kahiyan sa kumpanya. Pagkatapos, alis siya ng bahay at tatakbuhan ng kasalanan niya dahil lang siya'y pinagalitan? Iiwan niyang kanyang anak? Wala siyang kwentang ina. Hindi siya nababagay na maging ina ng apo ko." Napabulong si Cathy sa sarili. Si Monica ang naging sanhi kung bakit talugi ng malaking halagang kumpanya at tumanggi si Paulose na tanggalin ito. Ngayon pa man, ngayon na alam na na matanda ang tungkol dito. Sigurado siyang wala magagawa ngayon si Paulose kapag ang matanda na nagsalita at patalsikin si Monica. Muling nagsalita si Cathy. "Daddy, kahit naman po si Monica ay party na ngayon ng Diris family. Nagdulot naman po siya ng problema at kahiyan sa kumpanya. Siguro naman po ay tama at mas makakabuti na paalisin siya sa kumpanya. Kasi simula lang po niya ay pumalpak na kagad siya sa trabaho. Baka pag nagtagal pa po siya ay tuluyan na lumubog ang disc group. Sa palagay ko po ay tama lang po, hindi ba?" Galit na galit pa rin ang matanda. "Tama! Kung hindi natin siya paalisin ngayon, maghihintay pa ba tayo hanggang sa susunod na taon? Sayang talaga!" Habang nagsusumbong at nagtatahi ng kung ano-anong kasinungalingan si Cathy, magkasama naman si Monica at Paulose. Dinala siya nito sa isang napakaganda at napakagarang restaurant. Kainan iyon ng mga mayayaman. Nagulat siya at napangiti sa lalaki. "Anong gagawin natin dito?" Napatawa naman si Paulose. "Ano bang ginagawa sa restaurant? Di ba kumakain?" Inalalayan siya nitong bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob. Pinagbuksan sila ng pinto at inihatid sa lamesa ang pinareserve na lalaki. Napakaromantik ng table nila, with candlelight pa. Pagkaupo nila, nagsalita si Monica. "Anong palabasan naman ito, Paulose? Hindi mo na dapat ginawa ito. Hindi ka ba natutuwa, Monica? Hindi mo ba nagustuhan?" "Hindi naman sa ganon. Nagulat lang talaga ako." "So simula ngayon, huwag ka na magugulat sa mga susunod ko pang gagawin at masanay ka na rin." Nakangiting wika ng lalaki. Pagkatapos ang dinner nilang iyon, o date bang masasabi ay umuwi na sila ng bahay.
Sa mismong panggagalaiti naman ng matanda, tumunog ang sasakyan sa labas. Tiningnan ni Cathy kung sino ang dumating. At tumambad sa kanya si Paul Jose at kasama si Monica. Magkasama na naman ang dalawa. Magkasunod na pumasok sina Paul Jose at Monica. At kaagad niyang naramdaman ang tensyon sa bahay. Agad na nakita ni Paul Jose ang ama. Daddy, bumalik ka na pala. Saglit na tumingin ang matanda kay Paul Jose. Bakit naman hindi ako babalik? Binati rin ni Monica matanda. Daddy, ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin, nagsalita matanda. Sa galit na boses, huwag mo ako madaddy, hindi ko matatanggap. Napapasok mo lang sa disgroup, nagbigay ka na agad ng kahigan. Nalugi ang kumpanya dahil sa'yo. Namutla naman si Monica. Alam niya kung sino nagsumbong sa kanya. Si Cathy. Bago pa niya may paliwanag ang sarili, marang hinawakan ni Paul Jose ang likodika. At nagsalita ito. Daddy, walang kasalanan si Monica. Ako ang tumingin sa kontrata. Ako may pananagutan dito. Ako magbabayad din na walang pera. Para hindi na malaman pa ng mga director ang nangyari. Nagulat na tumingin si Monica kay Paul Jose. Alam niya kung sino ang salarin sa nangyari. Ngunit bakit hindi siya hinayaan ito magpaliwanag sa matanda? Natatakot ba ito sa kung anong gagawin ng matanda kay Cathy? Galit na tumingin ang matanda kay Paul Jose. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Paul Jose? Hindi ito basa-basa pera lang. Milyon-milyon ang nawala sa kumpanya. Magsasakripisyo ka talaga ng dahil lang sa babaeng ito? Tinitigan na masama ni Paul Jose si Cathy. Habang nakakuha ng kakampi ito sa pamamagitan ng kanyang ama, nagmukha pa itong peacemaker na matanda. Daddy, huwag na po kayo magalit. Hindi naman po sinasadya ni Monica na guluhin ng kontrata. Hindi pa rin kumalma matanda. Lalo pa ito nagalit. Gamit ang saklay, tumayo ito. At tiningnan na masama si Monica. Sinadya man niya o hindi ang pagkakamali. Nakagawa pa rin siya ng pagkalugi. Talagang naniniwala matanda na siya nagkasala. Pinili talaga ni Cathy na pasamain siya sa matanda. Una pa lang ayaw na sa kanya na matanda. Lalo na ngayong imposible na tanggapin pa siya nito. Malamig na suminghal ang daddy niya at tumalikod na sa kanila. Ang kakapalan na mukha ni Cathy ay nagawa pa magsalita sa harap ni Monica. Monica, si daddy ay galit lang. May malaki kang nagawang pagkakamali. Maghintay ka lang ng ilang araw at magiging okay din siya sa'yo. At humingi ka ng tawad sa kanya para mapatawad ka niya. Tiningnan ni Monica na matalim si Cathy. Alam na alam nito siya ang nagkamali. Ang kapal talaga ng mukha. Magtahi na kasinungalingan sa harap nila ni Paul Jose. Hindi na niya nakayanan kaya umakyat na siya sa kwarto. Naiwan si Cathy at Paul Jose. Galit na hinawakan ng lalaki ang braso ni Cathy. Sa tingin mo ba sa ginawa mong pagsusumbong kay daddy ay makukuha mo ako? Lalo mo lang akong binigyan ng dahilan para kamuhian ka, Cathy. Medyo nataranta si Cathy. At nakita niyang sumunod si Paul Jose kay Monica. Pagpasok ni Paul Jose, nakita niya si Monica na nakatayo ito sa may bintana. Nagtatampo ito. Tumingin siya sa lalaki. Siguro nararapat lang na ituloy ko ng pag-alis ko sa kumpanya. Gusto ng daddy mo na magbayad ako ng 20 milyon. Baka sa susunod hindi lang 20 milyon ang bayaran ko. Kapag muli siyang idinawit ni Cathy, hindi na niya kayang bayaran iyon. Ang maitim na mata ni Paul Jose ay tumingin sa kanya. Hindi ka magbabayad. Sinabi kong ako magbabayad ng perang nalugi. Oo, sinabi mo. Mali na mo sinabi. Pero bakit hindi mo ako pinayagan makapagsalita kanina? Kaya kong ipaliwanag kung ano ang nangyari. Bakit, Paul Jose? Natatakot ka bang malaman ng daddy mo na si Cathy may sala at hindi ako? Bakit ako na ako ng kasalanan hindi naman ako ang gumawa? Kung talagang gusto mong protektahan si Cathy, dapat mong linawin sa matanda. Nandito lang ako upang magpakita ng tao. Kung hindi man, patuloy ako sisiraan ng babaeng yon. Bago pa niya matapos ang sasabihin, mabilis siyang nahawakan ni Paul Jose. Bahagya ito nakasimangot ng tiningnan siya. Sa palagay mo ba'y pinoprotektahan ko si Cathy? Napag-usapan na natin to, Monica.
Pinagpatuloy ng lalaki ang pagsasalita. Lalo kang kagagalitan ni Daddy kung ipapaliwanag mong buong pangyayari. Si Monica ay nakatitig lang kay Paulose. Kitang-kita mo kung paano harapan nagsinungaling si Cathy. Pero wala kang ginawa. Monica, si Cathy ay hipag ko. Siya ang manugang ng aking ama. At siya mas matagal na nakasama kaysa sa'yo. Bukod pa doon pagkatapos na matay ng aking kapatid. Si Cathy at James lang ang magkasama. Isang balot ulila sa ama ang bata. Kung sasabihin mo kay Daddy na si Cathy ang gumawa nito at ipinasa sa'yo. May isip lang niya na gumagawa ka ng dahilan para magalit siya kay Cathy. Sa halip na papaboran ka kahit alam niya talaga ang totoo. Natigilan si Monica. Parang totoo naman ang sinasabi ni Paulose. Kung iisipin ito, talagang isinalang-alang siya ni Paulose. Gayunpaman, nagulat siya na makita ni Paulose ang pagdaldal niya para magpaliwanag. At nagmukha pa siya nagseselos sa pinapaboran nito si Cathy. Nag-init ang kanyang pisngi at nakaramdam ng hiya. Pinagat niya na mahina ang kanyang labi. Manugang siya ng daddy mo, kaya siyang pinaniniwalaan. Samantalang ako nagpapanggap lang na manugang niya. Tinitigan siya ni Paulose. Binaba niyang bahagyang ulo niya. Hindi malaman ni Paulose kung matatawa ba siya. Nagagalit sa kanya si Monica. Dahil akala nito pinagtatanggol niya si Cathy. Nagseselos ang babae. Huwag mo nang isipin ang perang nawala. Ako nang bahala doon. Kahit na hindi naman ikaw talagang gumawa noon. Ikaw pa rin ang pagbibintangan dahil ikaw ang gumawa ng agreement. Hayaan mo na si Daddy. Kahit sino naman hindi magandang malaman kung malulugi ng ganong kalaking halagang kumpanya niya. Kahit ako masama din ang pakiramdam. Biro nito. Kaya anong gusto mo maginhawaan ka? Iniangat niya ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin nito nag-aalab. Halos sumagos sa kanyang katawan at hindi siya komportable. Nagiinit na ang kanyang mukha. Naramdaman niyang lumapat ang labi nito sa kanya. Tinugon niya ito. Ngunit bago pa sila tuluyang matupok ng init, narinig nilang maliit na tinig ni Lita Bear na nasa labas ng kwarto nila. Daddy, Mami, buksan niyo po ang pinto! Walang nagawa si Paulose kundi pagbuksan ang anak. Niyakap nito si Monica na mahigpit. Mami, narinig ko pong pinagalitan kayo ni Lolo. Mabait naman po si Lolo. Mamaya po hindi na siya galit sa'yo. Nag-aalalan tumingin ito kay Monica. Mami, wag niyo po kong iiwan ha. Natatakot ito, baka umalisan naman siya. Nakangiti siyang tumingin sa bata. Hindi, Little Bear. Si Mami Bear ay hindi ka na muling iiwan. Biro pa nito. Talaga po, Mami? Hindi mo ko iiwan ha? Saka si Daddy. Nagulat si Monica at hindi agad nakasagot. Namanhid ang ulo ni Monica. Paanong nasasabi iyon ng bata? Parang iiyak ng bata habang nakatingin sa kanya. Sumagot siya. Hindi ko iiwan si Daddy. Si Paulose naman habang nakasandal sa pintuan. Nakakross ang mga braso at tahimik na napangiti ang mga mata. Dito na po nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Tuluyan na kayang magalit ang biyanan niyang lalaki sa kanya? Ano ang gagawin ni Monica para magustuhan siya na matanda? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat! Shout out po kina Annalyn Marbella, Paul Sol Anda, Lydia Bacus, Rosario Barquilgo, Dapril M, Ma'am Connie Edwards, Ella Uwaing, Hamina Balaw, Rodevor Megalanes, Leslie Eropre Galsano, Ederlyn Ojeda, Sir Carlos Espina, Jeneline Mix Vlog, Marivic Pablillo, Baby April Villanueva, Marife Villanueva, Gerald Zamagala, and Alex Des. Thank you for watching!